Yo, YouTube! It's Mikey. Creed TV. Sometimes, sa Creed TV, nag-i-invite tayo ng mga personalities, athletes, na may gaming side. Kasi alam naman natin that gaming is a big part of all our lives. It's a way to escape. It's a way to distract ourselves from real-life scenarios and what you're actually going through at the moment. So for the first time, malalaman natin yung kwento ni Robert Bolick. After this video, maiintindihan nyo kung gaano kamahal ni Berto ang Dota. He actually said na kung hindi siya professional basketball player ngayon, eh pwedeng-pwede daw siyang professional Dota player. I can't imagine a world na wala tayong King Lion at wala tayong Bigote sa PBA at sa basketball. Pero nakakatuwa malaman na merong buhay sa labas ng basketball itong si Berto. Alright, so sa lahat ng Dota Boys dyan and everyone na nag-enjoy sa video na to, make sure hit that like button, click that subscribe button, at huwag yung kalimutan yung notification bell kasi I'm sure atat na atat kayo sa susunod na mga videos natin. Also, pwede kayong manood Facebook Gaming every night, follow Creed TV, like the page, and make sure you're notified every time we go live. Alright guys, so I hope all of you enjoyed this video. Berto, thank you very much for giving us the time. Hopefully, we see you back on the court very, very soon. Pero sa ngayon, Dota muna, boy! Kailan ka pa nagsimula mag-Dota ba? Dota 1 pa lang? Dota 1? Dota 1 pa lang. 11, 12, 13 years old. Dota na so, ito ako. Yung Dota 1. Ito yung ano pa, 2D pa ito yung graphics. Dota 1. Ito yung harap-harapan na traktokan. Oh, oh, computer shop lang. Wala pang online. LAN. LAN lang eh, di ba? Oh, LAN lang. Ngayon kasi medyo, pag pumasok ka sa computer shop, hindi na puno. Hindi na, kasi online na eh. Online. Dati, magkakandara pa ka, mahanap na kukuhan. Kasi lahat ng tao, gusto din maglaro eh, land eh. Oo, oh, oo, oh, oh. So tambay ka ng computer shop dati? Tambay ng computer shop. Talaga? Talagang, murahan talaga. 5 pesos pa lang ng time. 5 pesos pa lang. 5 pesos 1 hour? 5 pesos 1 hour. Lalo na pag gabi ka maglalaro. Oh, ah, may promo pa. Promo pa yun. Yung Counter-Strike, hindi ka masyado na-addict doon. Counter-Strike kasi medyo okay lang laro, pero para kasi patay, tas ulit patay, tas ulit. Si Dota, utak. Utakan yung Dota. Dota kasi parang, siyempre, medyo na-inlove na ako konti sa basketball noon, competitive. Minsan, bata ka pa, minsan makakalaban mo, medyo matatanda na, di ba? So, minsan, matatalo ka. Kaya may ano kami, kung kami magkakaibigan, may rules kami. Bago kami pupunta sa computer shop. Brad, matalo man tayo. Matalo man tayo sa laro. Panalo tayo sa trash talk. Yan ang mga gusto ko! Yun brati yung mindset namin na bahala na kung matalo tayo. Pero tayo mga asar. Never na matalo sa trash talk. Dapat sila yung tikong. Yung computer shop kasi dati sa amin sa Ormoc, medyo malaki. Tabi-tabi. Umabot ng 80 ata. Paano 80 na computer? Pinti na computer. Wala naman pupunta sa computer shop dati. Parang Facebook eh. Parang gano'n. Pupunta lahat ng mga addict. Dota. No, mag-Dota. Dati walang guard. Ngayon may guard na kasi pag natatalo, ano bang gagawin? Mouse, bad. Napasok na ba sa away? Hindi pa naman. Kami kasi pag trash talk lang. At na paglabas, yun na yung katuwa. Okay na. Wala nangyari. May ibang tao na mainit talaga ulo eh. So, pag pumunta kami doon, tapos may kilala kami mainit yung ulo, hahanap-hanapin na namin siya. Hanap-hanapin na? Parate. Patay so, pagtitripan nyo na, matalo na kayo. Basta siya, mapagtitripan nyo siya. Oo, mapagtripan lang. Hindi na mapag-usapan yung panalo eh. Mapag-usapan na lang yung patay ka ng patay eh. Ano ang nasira mo sa sobrang galit mo sa Dota? Wala pa akong nasira, pero may... Wala pa? Na ano, yung mouse. Yung mouse, ginagano mo yung mouse. Oo, yung mouse. Kasi, sa isip-isip na yun, kung pagbasira to, wala kaming pera para nakuha mo yung angas mo talaga sa Dota. Yung asaran mo, yung rage mo, yung willingness mo manalo. Dota, sa Dota mo rin. Sa Dota talaga. Dota talaga. Nandami yung barkada sa Ormoc eh. Lalo sa barangay namin. Minsan, kami magkakalaban-laban, tapos pag-uwi, tuwaan. Pag natalo kayo today, kuyari tonight, naglaro kayo, limahan, hamunin mo ulit bukas yun. Oo. May dayo din ba sa Dota? Oh, may dayo din. Dayo din. Kagaya ngayon, online. Oy, laro tayo, pre. Hindi. Wala na ngayon. Bawal manipis balat dati. Talaga, dati? Murahan dati.
Alam mo naman kami mga Bisaya, di ba? Pag nagsalita, parang matigas, tas parang parating galit. Eh, lalo na, pag nagbibisaya kami, harap-harapan, tulo-laway lahat. Sabi mo, 80 na computer eh. So, malaki to, malamang malaki. Mahirap pag may sa likod kasi maano kayo, mapapanood kung saan ka pupunta eh, di ba? So, parating, oy, di ka pwede kasali. Diba, harap-harapan lang. Pag napatay, tatayo sa upuan, tas, ibang klase talaga, kaya... Yung angas mo sa court, tsaka yung trash talk mo sa court, nakuha mo sa Dota? Nakuha ko sa Dota. Pantay. So yung mga sinasabi niya, trash talk, ng aasar, yung willingness niya manalo, yung competitiveness niya, puro Dota yan ha. Dati kasi ako dati, ang kahit hanggang ngayon, dati, kahit ngayon yung Dota 2, ginagawa ko, ako, kapatid ko, tsaka yung kaibigan ko, tatlo kami nandito sa bahay. Ginagawa namin, lalo na pag may laro ko bukas. Sa San Beda to? Sa San Beda to? San Beda.